Ang pag-aaralan naman natin ngayon ay solving quadratic equation by using quadratic formula. So, ito yung quadratic formula na kailangan nating kabisaduhin. X is equal to negative b plus or minus square root of b square minus 4ac all over 2a. So, ginagamit natin tong formula para i-find yung value ng x. So, for example, ito yung given natin. So, ito yung pagpapain natin ng x. Ano ba yung a, b, and c? So, ito yung a, ito yung b, ito yung c. So, dapat, yung equation, dapat naka-standard form siya, which is naka-equate siya sa 0. So, ngayon, ilalagay, ipapain na natin yung value ng x using the formula. So, x is equal to negative b. Ano ba yung b? 5, yung coefficient. So, 5 plus or minus square root of b, 5 square minus 4. Ito yung 4 ay constant. Times a. Ano ba yung coefficient ng, ano ba yung a natin? Is 1 plus c. Times c is 4. So, all over 2, ano ba yung a natin? 1. This is equal to negative 5 plus minus square root of 5 square is 25 minus 4 times 1, 4 times 4, 16. All over 2, 2 times 1 is 2. So negative 5 plus minus 25 minus 16 is 9 all over 2. Is equal to negative 5 dito natin. So, ano ba yung square ng 9? 3, diba? So, sabi natin dito plus minus all over 3. So, ngayon, ang x1 natin is negative 5. Yung plus muna yung gagamitin natin. Plus 3 over 2 is equal to negative 2 over 2 or negative 1. So, yung x of 1 natin is negative 1. Number 2 naman, x of 2 equal to negative 5, yung minus naman natin yung gagamitin natin, minus 3 all over 2, negative 5 minus 3, negative 8 over 2, equal to negative 4. So, x of 2 natin is negative 4. So, paano natin mache-check itong value ng x dito sa equation natin? So, ang gagawin natin, isusubstitute natin yung value ng x. So, x1 is sa kabila na. So, ito yung ano natin, diba? May plus 5x plus 4 is equal to 0. Sabi natin, diba? Yung x of 1 is equal to negative 1. Yung x of 2 is equal to negative 4. So, i-re-check natin kung tama ba yung nakuha nating values ng x. So, x, etong 1 muna, yung iano natin. So, negative 1 square plus 5 times negative 1 plus 4 is equal to 0. So, 1 square is 1 plus 5 times negative 1, negative 5. Dito, negative 5 na yan, plus 4, equal to 0. So, 1 minus 5 is negative 4, plus 4, equal to 0. So, paano naman yung sub 2, yung x sub 2? So, x square plus 5x plus 4 is equal to 0. So, x is, yung value ng x sub 2 natin is negative 4, di ba? So, negative 4 square plus 5 times negative 4 plus 4 is equal to 0. So, negative 4 square is 16 plus 5 times negative 4, negative 20 plus 4. So, magiging negative 20 na yan, diba? So, 16 minus, minus 20 is negative 4 plus 4, 0. So, negative 4 plus 4 is equal to 0. So, paano naman pag ganito yung problem?
sabi natin kanina, kailangan nasa standard form siya. Meaning, dapat naka-equate siya sa 0. So, ito, pagsasamahin natin siya lahat, papunta dito, and then para ma-zero out dito. Ang gagawin natin, 25x square equal to 30x plus 11. So, paano natin ilalagay dyan sa kabila? Di ba, magma-minus tayo? Minus 30x tapos minus 11x para ma-equate natin, di ba? So, anong ginawa natin sa kabila? Yun din yung gagawin natin. So, dito, so 30 minus 30, 0 na siya. 11 minus 11, 0 na siya. So, dito, magiging 25x square minus 30x minus 11 is equal to 0. So, ngayon, nasa standard form na siya. So, ito na yung A, ito na yung B, ito na yung C. So, ilalagay natin ulit yung formula natin. Negative B plus or minus square root of B square minus 4AC all over 2A. So, ang B natin, negative B. So, dito, ang B natin is negative 30. So, times negative 30 plus minus square root of B square is negative 30 square minus 4. Yun yung constant. Tapos, ano ba yung A natin? 25. Tapos, ano yung C? Negative 11. All over 2. Tapos, yung A natin? 25. So, dito, negative times negative magiging positive. Positive 30 plus minus square root of negative 30. 900. Minus 25. Is 100, diba? Times negative 11 is equal to 100 times negative 11 is negative 110. Tama? So, negative times negative magiging positive na siya. So, all over 2 times 25, 50. So, 30 plus minus square root of 900 plus, kasi dito magiging plus na yan, 900 plus 1,100 is equal to 2,000 over 50. So, ganito muna natin, plus minus. Yung 2,000 natin, yung 2,000 hindi siya squareable. Squareable ito tawag na. So, i-ano natin, bibigayin natin ng dapat magiging ano ba yung multiplication nun para maging square siya. So, ang gagawin natin, square root of 400 times 5. Diba, 400 times 5 is ano? 2,000. Yes, 2,000. So, yung 400, meron siyang square root. Ano yung square niya? 20. So, dito magiging ganito na siya. So, 30 plus minus 20, ititira natin yung hindi siya may square. So, 5 all over 50. So, anong simplify nito? So, dito ang x natin is equal to 30 plus or minus 20 square root of 5 all over 50. Diba divisible to lahat ng 10? So, pwede natin siyang isimplify ng 30 divided by 10, 3 plus minus 20 divided by 10, 2 square root of 5 all over 50 divided by 10 is 5. So, yung x of 1 mo, it's either ganito. X of 1 is equal 3 plus 2 square root of 5 all over 5, or x of 2 is equal to 3 minus 2 square root of 5 all over 5. So, yan na po yung sagot.